na tayo sa harvesting of quincel. Quincel. So parang nasa 12 to 13 days na siya yung na-close na. So sino yung group 2 dito? Itaas yung kamay. Yung group 5. 5-5. Okay. Group 5. Unahin po natin yung group 5. Pero tapos na, actually tapos na yung kanina. Ang pinapakita lang natin yung mga cells na talaga na pwede na nating intro. Isusayang sa akin. Ganito siya, ma'am. Sir. Ganito na siya. So, yung kanina po nasabi po ni Sir Ed na hindi pa na parang hindi pa siya na considered as a nag-a-adapt pa lang yung plastics sa loob ng cells natin kaya hindi po siya na-accept. So nung re-graft po namin nung last week yung mga nagawa rin ng mga trainees, mga participants, yun po at least yung success rate niya mas mataas, mas higher na. So yan po yung result niya. So actually ito, ang na-accept dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yung na-accept. So mas mataas na. Pero yung iba kasi so pwede pong ipatingin yung isa ko po yung number 2. So magkakasabay po yan na nag-graph nung last week. So yan po ang pwede niya po nating i-introduce sa mga na-experience natin na. Sa dalawa. So yan, tatlo, apat, lima sa ay unum. Ano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo po siya. Walo pala siya, ma'am. Pala po. So ganyan, yan po. Pag nag-i-split tayo, dapat 2 days to 3 days bago tayo mag-harvest ng ganito. Naka-ready na ahead yung na-split bago tayo mag-intro ng ganito. Kasi pag mag-intro tayo ng ganito, di ba, pagpunta natin sa site na kung saan natin nilagay yung mga split natin, sisirain pa natin yung mga quincel na ginawa nila, yung emergency. Yung sisirain natin bago tayo mag-intro, kasi pag hindi natin nasira yun at saka yun yung pwede nilang iabot yung i-intro natin, pwede nilang sila sirain kung yung ginawa nila ang mas malakas yung parang pero muna ano nila. So dapat sisirain natin yung mga quincel na nagawa bago tayo mag-intro. So sir, i-harvest pa natin, sir? I-harvest pa natin yung so i-harvest muna natin yung sa group 5. Tapos i-intro na lang po natin dun sa mismong area. Kasi actually before kami naka-timing na po kasi. Naka-timing na po yung pag-intro po natin. So nag-set up na rin po kami ng pag-insertan ng mga intro-an ng mga quincels natin. Natin. Pag ganun. Pero yung isa, kailangan gamitan natin ng manipis na kutsilyo. After 2 or 3 days, mag-i-emerge na po yung queen yan. So yung na-prepare po natin ng mga pag-i-introan po natin ng mga cells, at least na-prepare ng 2 days before. So, ito, i-intro natin sa kabilang banger. Sa mga prepared na split. So, ang ginawa po natin is one brood and then at least may food po siya.
para lang po at least hanggang ma-make po yung pin natin mag-survive and until ma-make po yung budget pin natin. So pupunta po tayo sa area sa taas para ma-intro po natin. Yung sinasabi ni Sir kanina, pag nag-skip tayo, first pro in din food. Generator 3 frame? 2 ma'am. Pag gusto mong 3 frame, pwede naman ma'am. Close brood para walang kompetensya. Oo, okay. Kasi wala silang kasi gagawin ng emergency. Gagawa sila ng emergency. Okay. So ito na yung na-split na queen best. Yung split natin. So pag mag-intro tayo, tingnan ninyo may brood sa baba. Sa gitna. Mm-hmm. Tapos food. Pag nag-intro tayo, pag tayong maglalagay sa may brood area, mm-hmm, kasi sayang yung brood, itutusok natin sa may sa may food area. Pero first of all, dapat check natin kung may nagawang emergency. Mm-hmm. Pero dito wala. Kaya, kasi pag may emergency na nagawa, i-discard natin. Tapos mag-intro tayo ng pincel. Ganyan lang siya sa may food. Hindi na malalaglag yan. Tapos pag pinalik natin, sir, dapat may space. Huwag natin i-din. Kasi pwedeng masira. Kaya dapat may finger space. Space. Kahit, basta ganun lang. Para hindi ko maintindihan. 2 days, 3 days, ganyan. Mag-emerge na yung sasabi nating virgin queen. Tapos, pag virgin queen na yan, hihintayin niya yung araw niya hanggang sa meeting flight. Hanggang sa pupunta siya sa meeting flight. Pag na-meet na siya at bumalik siya sa kanyang bahay, doon natin i-check pag meeting na siya, pag laying queens na siya. Dito na rin niya mag-meeting flight? Oo, kasi may mga drone naman tayo dito, sir. Yung mga mami yung gamit lang kaya dapat pag nag-split tayo, close-proof. Para pag nag-emerge, sila yung sunod na generation na LSD. Ang magpapatayin sa queen. Salamat, sir. Yan. Yeah. Saka pag nag-aawak tayo ng maganda yung mga queen, sir. Ano kami baka ito yung anong mag-exit kayo ngayon? Oo, mga lamang. Okay. Uy, at least mas malakas. Mas marami yan. So ganyan sana. So, stronger. La. Banana. Tandaan lang kayo dito ngayon. Yung may sting ko, tandaan. Pinilip ako si Ibing mo. May sabit-sabit. Swarming joke. Sila? Sila. Uy, Christmas. Ay, ano ba yung winter? So, di ay? Walang date up ng So, makita po natin, close brood siya. Then emerging brood. So, at least hindi na siya mag-emergency clipsel, di ba? At least purely. Dami o. Yes, ma'am. Yun, ma'am, basta pa, excited. Kaya kami ng G1. Okay. So, itibitin na yun. Brood. So, yan. Tapos, Ito yun niya?
So, apeng nga anti ko, anti brood area, okay, very good. Saktong-sakto yan. Apeng open brood tea pagpagkabilat tayo. Sige na yan. Tiga nam dito yun. Sige na yan. Lamok ko. Lamok. Ay, lamok. Ating matay tiga. Matay ka tidinggi. Ito eh. Ano yung atin so lang ako? Finger space pa lang. Finger space. Tap natin sa mga maipit sa mga pa. Tanong ma'am, no, pag amin, sensitive nyo si cell tayo? Kung minsan kasi kung na-pan na yan, kung na-nabutasan. Madamage dito eh. Papatay nila. I-abort nila yan. Okay. Ayos, diba? Finger space lang siya.